Kamusta mga tol, meron pala akong share sa inyo yung mga bagay na palyado o hindi mo mapatinoan yung carburetor. Nagpalit ka na, pero hindi mo pa rin mapatino. Ayan. So ito mga tol, ituturo ko sa inyo ang mga bagay na kailangan mong malaman kapag nangyari ito sa inyong motor mga tol. Ayan. Kasi hindi naman po lahat ay kapag palyado ang ating motor ay sa carburetor po ang problema. Ayan. Kumisa nagpalit na tayo ng bago, pero ganun pa rin. So ituturo ko sa inyo mga tol para magkaroon kayo ng idea yung mga dapat yung tingnan kapag ganito po ang nangyari. So huwag na natin patagalin mga tol, tara umpisa na natin. So ito mga tol, pumunta na tayo dito sa ating carburetor. Kapag ang carburetor nyo, nililinisan nyo na, tapos yung air mixture nyo mga tol, tama naman yung gawa nyo, ganun pa rin, pumunta na kayo dito sa ating manifold. Ngayon, bago tayo pumunta rito mga tol, punta muna natin ito dito ang air mixture natin. Ayan. Ang air mixture kasi natin mga tol, yung sa nagtatanong kung ilang ikot nga ba ang standard ng ating air mixture ng ating carburetor. Ang standard kasi na ito mga tol, ayon sa manual, ay dalawang ikot paluwag. Paano ba yung dalawang ikot paluwag mga tol? Kumbaga, hihigpitan mo muna siya. Pag nahigpitan na, saka mo na siya luluwagan ng dalawang beses. Ang ginagawa ng iba, ayaw tuminaw sa dalawang beses, ginagawa nilang dalawat kalahati hanggang tatlo. Pinakasagad, tatlot kalahati mga tol. Ayan. Ngayon mga tol, tapos na tayo sa carburetor, pumunta naman tayo dito. Tapos ayaw tuminaw, di ba? Punta naman tayo dito sa kanyang manifold. Ang kanyang manifold kasi mga tol ay gawa lang sa goma. Kapag mali po ang pagsaksak ng ating carburetor, tapos sinusungkit natin ng flat screw, nagkakaroon po ng lamat yan. At hindi lang din doon mga tol, kapag sobrang luma na ng inyong manifold, ay lumulutong po ito, tapos nagkakaroon ng lamat dito. Nagkakaroon siya ng leak. Kaya lang kukos siya ng hard starting, sinok, tapos yung tipong umaandar ka mga tol, tapos biglang namamatay. Sisinok muna, tapos biglang mamamatay. Pero okay naman yung minor niya, okay naman yung revolution niya, yun lang talaga lagi ang problema niya, sinok, tapos namamatay. Ayan. Pagkatapos naman dito mga tol, nagpalit na kayo nito, at wala naman tama to, wala namang leak. Ganun pa rin. So pumunta na kayo dito mga tol sa kanyang, tawag dito yung o-ring. May o-ring po kasi itong intake na to mga tol, yung pinaka ano niya ng intake mga tol. May o-ring po yan sa loob. Ngayon, madali na naman po magpalit yan. Dalawang tornilyo lang yan, 8mm. Kabilaan, isa rito, isa rin sa kabila. Mga tol, ito mga tol, kagaya nito, nagbumoist na. Ibig sabihin, singaw na mga tol. So, ginawan to ng para nung dating gumawa, nilagyan ng teflon, pero ganun pa rin. Ang issue naman ito mga tol, may minsan, sobrang hard starting. May minsan naman, ang bilis pa anda rin. Tapos, kahit anong gawin nyo sa minor nyo, adjust nyo ng minor nyo, wala pa rin minor. Lalo-lalo na sa gabi. Yan, pag nagbukas kayo ng ilaw, wala talaga siyang minor mga tol. Ayan. Ngayon mga tol, napalitan nyo na to ng o-ring, na okay naman yung manifold nyo, nalinisan nyo na, tama naman yung settings ng air mixture nyo, okay naman lahat, ganun pa rin. Pumunta na kayo mga tol sa spark plug. Kapag ang spark plug kasi natin mga tol, mahina na magbigay ng kuryente, dun po yun mga tol, wala pong minor, palyado. Ayan, hard starting sa spark plug po mga tol. Ngayon mga tol, ito na. Kapag wala pa rin sa spark plug, okay naman to lahat. Tapos sumakit ang ulo mo, nagpalit ka na ng carburetor, ganun pa rin. Nako mga tol, barbula na po yan mga tol. Kapag ang barbula po natin ay singaw, tapos piston ring natin ay singaw, nagkukos ng lost compression, hard starting po talaga. Kahit anong gawin natin, hindi po talaga natin may totoo ang ating carburetor. Kahit bumili pa po kayo ng original o bago, hindi po natin may totoo ng mga tol kapag nag-lost compression. Ayan. Paano nga ba malalaman mga tol kung lost compression na ang ating motor kahit wala tayong kagamitan mga tol? Kapag pinadyakan natin yung mga tol, sobrang lambot. Kumbaga parang padyak mo, parang wala talaga. Parang wala. Tapos, isa pa sa dahilan mga tol, kapag umiinit ang makina, hindi na siya aandar. Ayan. Antay mo muna siya palambigin. Ayan. Yun po yung ibig sabihin ng lost compression mga tol. Yan. Pero dalawang bagay mga tol, kapag uminit namamataya. Kasi kung minsan kasi mga tol, yung ating pulser kapag mahina na mag supply ng kuryente, kapag umiinit namamatay siya. So yun po yun mga tol. Ayan. Ngayon mga tol, na-check nyo na mga tol, sinek nyo na lahat, okay naman. Pumunta naman kayo dito sa ignition coil. Ayan. Kapag ang ignition coil natin mga tol, nagkakaroon ng amag o kaya yung tawag nito yung parang mga agyo-agyo mga tol o nagpupulbos. So isa po sa dahilan yun mga tol, kaya ang motor nyo minsan palyado, tapos hindi natin mapatino.
Ayan, kumisa naman mga tol. Ito, yung mga saksakan niya mga tol. Tingnan nyo rin yan. Tingnan nyo rin yan kung masikip ba o maluwag. Kasi kapag maluwag po kasi, kagaya nung ginawa ko noong nakaraan na taga Pasig, na namamalya, akala niya karburador, nagpalitaro siya ng karburador, okay na daw lahat, ganun pa rin. Namamalya pa rin yung tipo na maganda naman ng minor, okay naman. Pero pag hinataw mo na siya, birit sa rektahan, napuputol-putol, parang nawawala ng kuryente. Chinek ko to mga tol, maluwag lang pala yung sakit niya. Ayun, umukay, tumino. Ayan. At saka mga tol, pag chinek nyo na lahat yan, ganun pa rin. Pumunta na kayo sa regulator mga tol. Ayan. Dito. Ang regulator kasi natin mga tol, kapag sira na, ang cost naman nito mga tol, kapag sira na, hindi na siya mag-charge. Kumbaga mawawalan kayo ng battery, laman ng battery, tapos humahagok. Hindi talaga siya tumutol yung mahagok. Ngayon, kapag nagpalit kayo ng battery mga tol, umu-okay siya mga tol, umu-okay yung revolution, okay na. Ngayon, bigla siyang malulobat sa pagdating ng mga ilang araw, malulobat siya. At mamamalya na naman. So ito lang po yun na regulator mga tol. Ayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng nagiging palyado ng motor ay sa carburetor po ang may problema. Ayan. Kaya ang ginagawa ng iba, kung hindi natin mahanap dito, pumunta tayo rito, pumunta tayo sa battery, tapos sa pulser. Ayan. Yan po yung mga dapat yung tingnan mga tol kapag nagkakaroon ng problema ang ating motor. Lalo-lalo na sa andar, sa palya. Ayan mga tol. Ngayon mga tol, ituturo ko nga pala sa inyo mga tol kung paano maglagay ng carburetor nang hindi ito na napupersa mga tol. Ayan. Hindi ito napupersa kasi kung minsan, kahit bago yung motor natin, napupersa po kasi ito eh. Napupersa ito pag nagtanggal tayo, pagkabit natin ng carburetor, napupersa ito mga tol, sinusungkit pa natin ng alam, ng flat screw. Yun, nalalaspag ito hanggang sa nagkakaroon na ng lamat, tapos nasisira. So yung mga tol, abangan nyo lang mga tol, tuturo ko sa inyo. Kung ano nga ba sikreto para mag alam mo, tinanggal na to pag ibinalik yun ang carburetor, yung sikreto natin na para hindi siya hindi kayo mahirapan, lalong-lalo na sa mga baguhan maliban lamang sa mga veterano mga tol kasi mga veterano kasi mga tol alam na nila yung sikreto at technique eh, para hindi masira itong manifold. So huwag na natin patagalin mga tol, umpisa na natin. Game. Ay mga tol, gagamit lang kayo ng Phillips screw na maiksi mga tol. Ayan. Phillips screw na maliit. Ito po. Meron po yung tornilyo dito mga tol. Ito. Ayan. Ito po yung tornilyo nyo mga tol. Meron din yan dito. Kaso wala na. Kaya ang ginagawa, isa na lang to mga tol. Sa mga bagong motor, tatlo yan. Tatlong tornilyo yan. Natanggalin nyo lang mga tol. Natanggalin nyo lang to. Pag natanggal nyo to mga tol, napakalambot na talaga ng carburetor natin tanggalin. At napakalambot na rin yan ibalik. So hindi na kayo mahihirapan mga tol. Papakita ko lang sa inyo mga tol yung ano, step nya. Ito nga. Para lang to sa mga baguhan mga tol ha. Sa mga veterano na, hindi nyo na kailangan to kasi napaka basic na lang ito mga tol. Buhawakan mga bo. Ayan o. Ayan. Tutap mo ganyan. Pansinan nyo mga tol ha. Tapos dito mga tol, mga ganyan rin. Tapos mga tol, yun o. Tanggalin nyo lang o, yun ba, ito. Napaka basic lang mga tol, yun o. Ang tapos yun, ibabalik nyo. Tama, isang kamay lang ginagamit ko. Yun o. Isang kamay lang ginagamit ko mga tol, yun o. Kasi lumuwag na siya. Kasi lumuwag na siya mga tol. Ayan. So ganun lang mga tol. Sana nagkaroon kayo ng konting idea para hindi masira ang inyong manifold. Ayan. So ganun lang mga tol. Maraming salamat. Higpitan ko na to. Maraming salamat. Thanks for watching. See, patay mo na.